Hello po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, or kung saan man po kayo ng part ng mundo, good day po sa inyo. So today po is not a good day for me. So, nandito po tayo sa taniman ng aking sitaw. Bali guys, sa mga nag-aabang po ng sitaw po, hindi po nag-work ang aking sitaw this year. So, itong mga sitaw na po na ito ay hindi na mapapakinabangan. Kasi, hindi po sila namulaklak. So, need na po silang i-dispose. Tatanggalin ko po yung mga sitaw na tanim ko ngayon. And, actually guys, pangatlong tanim ko na sa susunod na tanim ko this year. So, itong unang tanim ko ng sitaw is nagtag-ulan kasi siya is 1 month dito sa Okinawa, forever nag-uulan. So hindi ko na save kasi pagkatapos ng ulan mag-spray ako ng insecticides o kaya mga pesticides para sa sa halaman, pero naagos din ng ng ulan afterwards. So hindi ko na save yung unang tanim ko ng sitaw. So, pangalawang tanim naman is sobrang namang init. Biglang dumami yung mga dahon and may mga insekto na palang nakakalat. So, biglang naputakpi yung aking mga sitaw, mga dahon. So, hindi rin nag-work out, mga natutuyo ang mga dahon. So, kailangan nang tanggalin at magtanim ng bago. Kasi dito po sa sa farming, mas maganda na po yung hindi mo na sila masisave kung kumalat na yung virus dun sa halaman. Kasi it's better na dispose lahat. Tapos maybe siguro ang isa ding factor is nagtuloy-tuloy kasi yung pagtatanim ko, hindi ko nabungkal yung lupa. So, next, sa third na aking pagtatanim, hopefully, sana, ang sitaw ko ay mag-work out. So, meron pang 2 to 3 months bago magtaglamig dito sa Japan. So, tatry ko po uli magtanim for the third time. So, papakita ko po sa inyo yung aking mga tanim na halaman na sitaw. Ayan, nakikita niyo po, tinatanggal ko na yung yung mga balag ng aking tanim na sitaw. Kasi tingnan niyo naman, hindi talaga siya mamumulaklak kasi nagda-dry yung nagda-dry yung leaves niya, tapos yung likod ng daon, you see. Yung mga yung sakit. So, hindi na po ito pwedeng kumbaga parang i-repair. Hindi na siya ma-repair kahit lagyan siya ng mga gamot or pataba. Kasi tingnan mo. Hindi ko na rin po talaga maasikaso na nawala na rin ako ng ganang mag-save sa kanila, hindi na talaga kaya. So, mula rito po dun sa 2, 3, 4, 5, anim na plot. Bali, 12 na 12 na balag. Hindi talaga sila namumulaklak. Yung tanim ko nitong ilang buwan, medyo sad nga, pero nawalan ako ng 50 to 60 kilos everyday na ani na sitaw. So, sayang din yung sita. Pero, wala pong magagawa eh. Kasi dito sa Okinawa this year, sobra yung ulan nung last 2 months ago. Hindi talaga masisave yung mga sitaw kasi nalulunod sa ulan. So, ngayon po nag-start na rin summer po dito sa Okinawa and sana mahabol ko pa yung natitirang 2 months bago mag
mag-ano dito, magtaglamig sa Japan o dito sa Okinawa. Then afterwards po noon, sana mahabol ko din yung ano, yung aking puhunan na mga buto dito at saka yung fertilizers at saka mga ginamit kong mga ano sa pagtatanim, pambalag, ayan, mga net. So walang magagawa eh. Hopefully sa third na pagtanim ko ay mag-work out na po. And abangan niyo na lang po yung aking next upload na video about sa sitaw. Okay, bye. Thanks po. Thanks for watching.